araw mga kapatid, nandito na naman sa inyong harapan si Super Mario upang sagutin ang inyong mga katanungan. Yung tanong mo, titignan mo muna yung kalapati kung stress siya, no? At yung para malaman natin kung ano yung kanyang iinumin. Ngayon, pag nakita natin na medyo pagod, medyo pitikit-pitikit siya, pagod siya, bigyan natin ng glucose saka electrolyte. Ganun lang, bibigyan, tapos pahinga lang, gawin lang natin pahinga para maibalik muli yung kanyang lakas lang. Yung tanong mo para bumilis yung ibon, walang gamot para doon para bumilis yung ibon. Walang pampatuloy na gamot. Kasi yung sinasabi nila, matumutuloy daw, pinaiinom ng gamot di sana lahat ng ibon nila matutulin, di ba? Ang ano niyan, lahi, no? Lahi. Kung gusto mo magkaroon ng matutulin na ibon, pag ikaw nagpaikot, tignan mo kung sino yung mabilis pumasok dun sa loop, no? Diba, pagod na. Tignan mo kung sino yung mabilis pumasok. Doon mo titignan yun. Doon mo titignan kung lagi siyang mabilis pumapasok. Yung iba tumatambay pa. Ibig sabihin, mabilis na ibon yun. Yung homing instinct niya, gumagana. Ayaw niya nang nasa labas, gusto niya pumapasok. Yung matutuli na ibon. Saka, karakter ng kalapati yung mabilis. Wala sa gamot. Gusto mong makondisyon yung ibon mo, pakiinin mo ng maayos na pagkain. Oh. Unang-una, nasa tamang timpla yung dapat bibilin mo yung mga may tindahan na nagtitinda ng magagandang pagkain na naaayon sa kanyang katawan. Titignan mo kung nagpa-function yung kanyang katawan. Kung bumibilog ba, o nagiging masigla ba siya. At na makikita mo, madalas siya mamarako, ano, malandi yung babae, gano'n. Titignan mo yung pagkain kung nagpa-function yung pagkain niya. Pangalawa, pag ikaw nagpapaikot, titignan mo kung medyo napapagod sila, bibigyan mo siya ng mga vitamins, B12, gano'n. Tapos bibigyan mo siya ng mga electrolyte para makano. Saka hindi kailangan yung laging palipad ng palipad. Yung hawak ng hawak, isa na nakaka-stress ng kalapati niya. Huwag kayong hawak ng hawak ng ano. Kasi isa yan sa imbis na mapahinga yung kalapati, gusto magpahinga, hindi nakapapahinga kasi hawakan ng hawak. So, iiwasan niyo yung mga ganun bagay. Saka yung pag kumain, nandun kayo sa loob. Kung ano-anong ginagawa ninyo, isa sa mga nagpapahina, nagpapa-stress ng isang kalapati yun. Huwag yung hawak ng hawak, saka kailangan nagpapahinga ang kalapati. Oras ng pahinga, kinakailangan pahinga mo siya. Tapos bigyan mo siya ng mga electrolyte. Kung gusto mo, lagyan mo ng konting vitamin sa tubig. Yung mga B12, yan, bigyan mo siya, B-complex. Huwag yung kung ano-anong gamot ang binibigay, basta B-complex lang, saka yung electrolyte, pwede na yun. Makukondisyon na yung kalapati. Saka titignan mo yung kalapati kung maganang kumain. Kinakailangan magana siyang kumain para maganda yung conditioning niya. Saka paligo, papaligo ka rin. Once a week, paligo ka. Para maiwasan mo yung stress sa kalapati. Kasi minsan gusto na nilang maligo, hindi mo pa pinapaliguan. Oh, maraming kuto, nakaka-stress yun. Oh, naniniwala ako, no? Naniniwala ako sa ganyang parte. Kasi ang genes kasi, sa combination ng genes kasi, may upgrading eh. Minsan kasi yung tinatawag nating line, no? Sa lahi nung nailalabas yung sa ninuno yung magagaling na genes. Tapos kaya nagsasama yan. May hereditary silang gano'n. Kaya nakapag-produce sila.
tanong mo, magandang tanong yan, no? Kasi iba kasi medyo nalilito sa ano. Kasi God created the world, no? There's nothing impossible. It's all possible. So yung paggawa ng Diyos sa mga kalapate ay kumpleto na, perfect, lagi yung perfect yan. So dapat ay naalam natin kung ano yung kailangan ng kalapate. So kung kailangan niya ng mga B12 o yung mga vitamin A o vitamin D, vitamin C, dapat yun yung ibinibigay natin sa kanila. Kasi isa na yun sa nakakatulong sa kanilang body condition o yung tinatawag na yung body health, yun yung sinasabi. So wala namang ibang kailangan ng kalapati kundi mga B-complex, vitamins, yung mga calcium, yan. So yun lang kailangan nila. Saka yung mga feeds na kailangan, yung mga magagandang feeds, yung mga protein, yung mga isa na rin sa mga sinasabi natin vitamins. Ang pagkain ay isa sa pinakamagandang vitamins. Kasi yung vitamins na ginagawa ng tao is only galing din sa mga pagkain yun. Kaya alamin natin kung ano yung pagkain na kailangan nila. Yun ang ibinibigay natin. Kung kailangan nila ng mga insekto, ibibigyan natin yan. Kaya kailangan, hindi naman sila kumakain ng insekto. Yung mga ibang ibon kumakain ng insekto. So, yung mga insekto na yun, mga protein din yun. So, may mga kanya-kanyang parte kung ano yung mga ibon na kailangan nila sa katawan nila. Kaya kung yun ang kinakain nila. So, ano ba kailangan ng kalapate? Di, siyempre, mga feeds, di ba? Isa sa mga vitamins din yan. Yung mga green peas, mga protein yan. Isa, para gumaganda rin yung ano. Kasi hindi sila mabubuhay kung pepakainin mo ng ibang pagkain. Gaya ng mga tinapay, mga ano, hindi nila gusto yun, di ba? Kung pakainin mo ng lupa, di pwede yun. Kasi hindi naman nila pagkain yun. Kung ano yung kinakain nila, yun ang kailangan nila sa kanilang katawan. Yun lang. At yung minerals naman na sinasabi mo, yung tubig is part of the mineral din siya. Kailangan may mga content siya ng mga vitamin B12. Pero ang magandang minerals na yung mga lupa, yung mga redstone, no? Isa sa mga minerals yan, no? Na nakakatulong sa digestive system ng kalapate. So kailangan nila kumakain sila ng mineral. So bigyan natin sila ng mineral, yung mga redstone, yung mga pinatawag natin yung mga corals yan, mga isa sa mga minerals yan, no? May kasama pang calcium yan. Yung talaba, isa sa mga may mga mataas ang content ng minerals at ng calcium, no? Pwede natin ibigay yun, no? Yung lupa, yung soil, no? Yung mga red soil, isa ng mga tataas ng uri ng mineral, pwede natin yan. At yung tubig, syempre, isa na rin sa magandang mineral yan. Yung mga mineral din na content yan. Kaya yun lang ang ano natin. Titingnan natin lagi yung kung ano yung mga kailangan ng kalapate. Yun ay ibibigay natin para maganda yung conditioning ng isang kalapate. Yun lang at maraming salamat. Kung may katanungan pa kayo, comment down below. Like, shares, and subscribe to my YouTube channel.